nagbabago. Ma'am, kalma lang po, kalma lang. Hindi ako kakalma. Kailangan ko makausap ang asawa ko. Bakit niyo siya dinala dito? Asan siya? Ma'am. Matagal ko lang hindi nakakausap ang asawa ko pagkatapos ganito pa mangyayari sa kanya. Ano ba, hindi ba kayo naaawa sa amin? Hindi ba kayo naaawa sa anak niya? Kalma lang, ma'am. Sige na, let me handle this. Sir, ako po ang abogado ni Mr. Guerrero. Yes, sir. Yes, sir. Ma'am, dito na lang po muna kayo habang kine-question si General. Babalikan ko po kayo agad. Yes, attorney. Kailangan nyo itong gawin ng kailangan. At kailangan makalabas si Chago ngayon din. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Update sa nangyaring hostage-taking sa Give for a Cause kanina. Merong unconfirmed reports na kasama ang sinasabing main suspect ng pagpapasabog sa Capitol Mall na walang iba kundi si Rian Bonifacio. Ayon nga sa aming mga sources, isa siya sa mga nasaktan sa nangyaring gulo. Ma, dahil po buto kay ate? Sir, nasa custody na ng PNP si Chago. Pero dahil sa hawak natin kaso sa kanya, nakipag-coordinate na tayo sa mga hepe para pwede natin siya questionin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Anong ginagawa mo sa bazaar? Lieutenant, hindi pwede sagutin. Donnie. It's all right. It's all right. Kinuha nila ako. Balak nila ipatutubos ako sa asawa ko. Pero hindi ko maaaring ilagay sa panganib mong buhay ng pamilya ko. Kaya naisipan kong magpanggap na lang na sasapi ako sa pangkat nila. Pero hindi naging sapat yun. Hindi sila naniwala. Kaya ginusto nila ako subukan. Kaya't isinama nila ako sa bazar. Alam mo na may drug sa bazar? Alam ko po. May alam ka kasi ikaw ang namumuno sa kanila. Hindi po din yan. Di matagal ko na sinabi sa inyo. Kinidnap po nila ako. So, anong ginagawa mo sa bazar? Kaya na sinabi ko kanina, nagpapanggap lang po ako, nagpanggap ako na kumakampi na ako sa kanila. Dahil ang naging pakiramdam ko, yun lang ang pagkakataon ko na baka sakaling sumama ako sa kanila, makalabas ako, makatakas. At nangyari nga yun. Isinama nga nila ako sa bazar. Ninyente, maniwala kayo at hindi. Hindi ako makapapayag na manira sila ng buhay ng maraming inosenteng tao. Kaya nga akong nagkagulo, nakita ko ang pagkakataon kong tumakas. At ninakaw ko ang droga nila para wala na silang maipagbili. Sino ang kumuha sa'yo? Hindi ba sinabi mo, kinidnap ka nila? So, sino sila? Kung sasabihin ko sa'yo, Tenyente, mapoprotektahan mo ba ako? Ang pamilya ko? Hindi biro ang sindikatong ito. Malakas sila, matapang at matibay. O baka naman pinuprotektahan mo? Tenyente, hindi ako pwedeng sumugal. Lalo na't buhay ng pamilya ko ang nakasanalay dito. Naniniwala ba kayo na si Chami yung kausap natin? Kasi base sa pagkakakilala natin sa kanya, hindi yan pumapayag na maging biktima. Lalo na ngayon, alam niyang natatalo siya. Palabas lang lahat ng ito. Thank you.
magpapiansa ako, Tom. Kahit na magkano, ayokong makulong dito. General, ilan sa kaso laban sa inyo ang walang bail? Terrorism pa lang, mahihirapan na tayong lusutan. At meron pong military intelligence report laban sa inyo na nagsasabing may strong evidence of guilt ang kaso. Baka kailangan hintayin po natin ang desisyon ng korte bago kayo makalabas. Tor, hindi pa ako nahuhusgahan. Ha? May sayang naman na ipinabahid ko sa'yo. Asan ang pinagmamalaki mong galing mo? Sige po, sir. Gagawin ko po ang lahat para makalabas po kayo kagad dito. Hahanapin po natin lahat ng posibleng butas. Okay. Hanggang dito ka na lang, attorney. Sige po. Sir, bago. Sige, attorney. Jose. Labang ibang bulungan dito. Sige, dito. Tingnan mo. General, wala pong special treatment dito. Ikaw, meron kang papatulog-tulog, ha? Sumapagtulog mo, hindi ka na bumangon dyan. Tapang niyo, ha? Tiago! Tiago! Oh! Pa! Mirella! Tiago! Mirella, gawa mo ng paraan na makalabas ako rito. Nakita mo yung tsura namin, ha? Para kami mga sardinas na sinaksak sa lata. Gagawin ko ang lahat para makalabas ka. Dapat lang. Pero sa ngayon, kailangan umarte muna tayo na tayo ang biktima. Kailangan mapapaniwala ako sila sa lahat na sasabihin ko. Chanti, ikaw naman ang bahala kay mama mo. Makakalabas ni si Papa dito. O, Papa. Huwag po kayo mag-alala. Ako pong bahala kay Mama. Sige na, Mel. Mag-alala na kayo. Tumatawas ka rin, Bok, can you put yourself at ease? Kalma ka lang. Kalma? Kanina, na-hostage ang asawa ko. Ngayon, agaw buhay ang anak ko. What do you expect me to do? Just sit here and do nothing? Bok, alam mo naman, you're still under investigation. Hindi nila papayagang gumawa ka ng kahit na anong gusto mong gawin. Besides, nandun yung mga doctors. Alam nila ang gagawin nila. My hands are tied. I can only keep you company. Sige. Meron akong pwedeng gawin kahit wala ka. Bok, wala ka ng command. Mag-isa ka na lang. Can't you realize that? Besides, don't you dare do that. Ilalagay mo na sarili mo sa deeper trouble. Alam mo yun. Alam ko kung gagawin ko. Pumao. Ito. Tinamaan ng bullet ang artery sa kanyang puso. Maraming dugo ang nawala sa kanya. Pakitawagin niya ang blood bank para mag-prepare ng full threshold blood. Clamp. Knife. Pinanganak tayo sa mundong to. Na hindi alam kung sino tayo. Ano tayo?
o anong kahitnan natin. At kung anong buhay ang nakatakda para sa atin. Pero lumalaban tayo. Kahit na hindi natin alam ang sa'yo. Tito, ano blood pressure mo? Dok, bumabagsak ang BP. Daming blood loss. Clamp, nandiyan na ba yung blood? Paki-follow up. Kadalasan, nangangapa tayo sa dilim. Tatadapa tayo. Nasusugatan. Natatalo. Pero hanggang saan ang kaya natin gawin? Hanggang kailan tayo lalaban? Dok, nawawala ang BP. Magka-cardiac arrest tayo dito. Clear the area. Ready ang defib. Defibrillator. Paki-ready. Jet. Clear the area. Clear! Defib! Sa laban ng buhay, hayaan na lang ba natin matalo tayo ng hindi lumalaban? May dahilan kaya tayo gumigising sa bawat araw at bumangon tuwing nadarapa tayo. At hanggang nandiyan ang mga mahal natin sa buhay, lalaban tayo para sa kanila. Okay, open sa'yo. BP, back to normal. Status na Rian. Marshal, naghihintay pa rin kami. Sandali, Marshal. Dok, kamusta ang lagay ng anak ko? She survived. Stable na siya. Nagdala namin ang bala sa kanyang katawan. Pero pinakailan namin siya ilipat sa recovery room ICU for close monitoring. Sana po pala may nakuha po kaming sa pasyente bagong operasyon. We almost lost her, pero mukhang hindi pa ako kaya ng pasyente iwanan kayo, Mrs. Salamat, Doc. Marshal! Marshal, maayos na lagay ni Rian. Thank God.